Hello guys, for today's video, so ituturo ko naman po kung paano magbayad ng kuryente using Gcash. Yan. So ngayon, mas maganda po kasi yung Gcash kasi hindi ka na pipila, no? Halimbawa sa Meralco, sa SM, dun sa business center. So less hassle na po yung pagpila, no? Saka syempre sa biyahe, ano, lalo na kung malayo po kayo, no? So very convenient yung Gcash, ano? Ang maganda pa nito, meron pang mga cashback, ano, yung Gcash. So mas makakatipid ka pa, no? Maga meron ka pang discount. So yun yung maganda po dito, no? So ngayon, para makabayad po tayo, so punta po tayo sa Paybills. Yan. So ngayon po, ano, dito sa electric utilities, so click natin po yan. So ngayon po, nandito na po tayo, hanapin po natin yung Meralco. Yan, Meralco. Yan. So click po natin. So ito po, ano, pay. So lagyan po natin, ano, so yung mga details, ano, so total current amount, tapos yung Meralco reference number. So pwede po ditong i-input yung ano, yung number, ano, yung 26 digits, or pwede po nating i-scan, ano. So meron po ditong, so pwede nyo pong i-scan yan. Click po natin yung ano, parang barcode, ano. So click po natin yan. Yan, ano. So pwede natin siyang i-scan. Yan. So ang maganda po, automatic po siya. So automatic po na kakapi. So ano po yung Meralco reference number. So sobrang ganda na po. Sobrang dali na po magbayad ngayon ng kuryente, ano. Yan. So ngayon, i-click po natin, ano, kung magkano po yung ating kuryente na ibabayaran. So 1,117.49. Yan. So ito yung pinakang babayaran po natin. Then ilagay po natin yung email, ano, na ginagamit po natin para sa confirmation, ano. So magki-send po si Gcash or si Meralco para ma-confirm po na nakapagbayad po kayo. Yan, so ilagay po natin, ano. Yan. So yan po yung ating email. Yan. So ngayon, i-click po natin yung next. Yan. So ito yung pinakang confirmation niya. So double check po natin kung tama po, ano. So yan. Kung wala naman pong mali, ano, saka syempre maganda po niyan, ni-scan po ninyo yung barcode. Kaya talagang automatic copy na yan, ano, imbis na ilalagay mo isa-isa yung 26 na digits. So mas maganda, i-scan po natin para mas sigurado. Yan. So ganyan lang po kadali na magbayad. So click po natin yung confirm. Yan, wait po natin. Yun. So okay na po siya, no? So ito po yung nakalagay. Parang ito yung pinakang ano po natin. Yan. So may nag-text po, ano. So yun. Automatic may magte-text agad sa iyo. Yan. So ito yung pinakang resibo, ano, sa Gcash. Ang gagawin po ninyo dito, maganda po, i-download po ninyo, ano. I-download po ninyo mismo itong parang resibo. So i-click po natin yung sa may arrow na mayroong guhit sa may kanan sa taas. Yan. Click po natin yun. Yan. So automatic po, mag-save po yan sa gallery po ninyo sa cellphone. Yan. Para at least po, may copy po kayo. Yan. Click po natin yung OK. So ganyan po, ano. So click lang natin yung done. Yan. Thank you for using Gcash. So ganyan po kadali, ano. Sobrang dali lang po, ano. Minuto lang, makakapagbayad na po kayo ng kuryente po ninyo. Yan. Sa mga
syempre kung saan po kayo naglo-load, so kung saan pwede mag-load ng GCash, pwede po sa Globe mismo, ano, dun sa Globe na outlet ng Globe sa mga mall, ano, lalo na sa SM, meron po dong machine na pwede kayang mag-load ng kahit magkano, ano, so pwede kayong magpa-assist na lang po dun sa ano, dun sa tao dun, ano, kung sino po yung pwede mag-assist po sa inyo. So ilalagay lang dun yung number, ano, cellphone number.